Pinaiimbestigahan ng Malacañang si dating National Youth Commission o NYC Chairman Ronald Cardema dahil sa pangunguna raw nito sa isang meeting sa komisyon kahit nagbitiw na siya sa pwesto. Sinisilip din ang alegasyong ginamit ni Cardema ang NYC sa pangangampanya para sa isang party list. Nakatutok si Joseph Moro. Malacañang ang mismo nagpapa-imbestiga ngayon kay dating National Youth Commissioner Ronald Cardema. Nagpa-meeting daw kasi ito sa komisyon noong May 15 kahit nagbitiw na ito bilang chairman. May nagsumbong daw kay Panelo sa text. Oh, because if he's already resigned, how can he be presiding a meeting? That's very easy to determine. And all you have to do really is to ask the commissioners. Natanggap na ng DOJ ang request ng Malacañang. Sabi ni Justice Secretary Menardo Guevara, pinag-aaralan na nila kung may maikakaso kay Cardema at magsisimula na raw mangalap ng datos ng DOJ. Pero hindi lamang ang pangunguna sa meeting ni Cardema ang tinitingnan ng Malacañang. Sisilipin din daw ng Malacañang ang alegasyon na ginamit ni Cardema ang NYC sa pangangampanya sa Duterte Youth Party List. Now with respect to being a supporter of the President, as we have already repeatedly said, no allies, no friends, no supporters. If they've committed any wrong, will be tolerated by this government. Para sa Malacañang, resigned na si Cardema bilang Youth Commission Chairman. Isang araw kasi bagong eleksyon, naghain ng petition for substitution sa COMELEC si Cardema para maging nominee ng pinamumunuan niyang Duterte Youth Party List. Yan ay matapos umatras lahat ang limang nominee nito, kasama ang asawa ni Cardema na si Lucille Marie Suarez Cardema. Well, as far as we're concerned, he showed his disinterest in further serving the executive branch, then who are we to stop him? Kinundan ni Kabataan Party List Representative Sara Ilago ang ginawa ni Cardema. Sa ilalim daw kasi ng rules on substitution, pwede lamang ang substitution sa party list nominee kung ito ay namatay. Kung ang partido ang nag-withdraw sa nominasyon o wala na itong kakayanan na gampanan ng tungkulin. Yung mga nominees mismo ng Duterte Youth may not only face criminal charges sa kanilang ginawang ito, no? Pero malaking protesta, no? Ang kinakailangan, tuloy-tuloy na protesta sa mga kabataan para protektahan ang ating boto. Ang Akbayan Youth, sinabing hindi pasok ang edad ni Cardema na 33 years old na para maging nominee. Sa ilalim ng batas, hindi dapat lalampas sa 30 anyos ang edad ng nominee ng youth sector hanggang sa mismong araw ng eleksyon. Hinihinga na namin ng kanyang panig si Cardema pero hindi pa siya sumasagot sa aming mga text. Pero sa kanyang statement sa kanyang Facebook account, sinabi ni Cardema na naisimente nila sa Oras ang mga kakukulang dokumento para sa kanyang substitution. Kwalipikado rin daw sila na maging kinatawan ng Duterte Youth Party List sa Kongreso. Mapapansin naman sa profile ng kanyang Facebook, nakalagay na incoming congressman na siya kahit wala pang proklamasyon ng mga nanalong party list representative ang COMELEC. Wala pang desisyon ng COMELEC and bank sa petition of withdrawal as substitution ng Duterte Youth Party List. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.